Siniguro po naman ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board na bibilisan nila ang pagbabayad sa mga operators ng EDSA Bus Carousel. Sa ilalim po kasi ng Service Contracting Program, libre muna ang mga biyahe sa busway dahil sagot ng pamahalaan ang pagbabayad sa mga kumpanya ng bus. Pero sa ngayon, ilang linggo raw muna ang binibilang ng mga operators bago nga sila mabayaran. Bagay na hindi na raw po mauulit ayon sa LTFRB dahil pupunuan daw nila ang backlog sa bayaran bago matapos ang kasalukuyang buwan. Sa ngayon po'y siksikan na ang mga pasahero sa busway, kaya sila po'y humihirit ang grupo pong mga nangangasiwa sa naturang carousel na ibalik na sa dati ang mga nawalan po ng ruta ng mga bus at jeepney na inalis noong pandemya. Paliwanag po na Mega Manila Consortium, hindi rin kasi nila nabibigyan ng serbisyo nga ang mga ruta na marami rin pasahero tulad ng mga patungo ng mga paaralan. Ganto rin ang sentimiento ng grupong Manibela, kaya sa panayam po ng programang ito, nanawagan sila sa LTFRB na huwag nang ituloy ang route rationalization at ibalik na lamang sa kanila ang mga nawalang ruta bago po magpasukan. Para nga makompleto nila ang mga requirements bago dumagsa lalo ang mga mananakay. Ang tanong po natin, handa na po ba ang LTFRB at DOTR na magdagdag po ng mga PUBs na hindi po nahihirapan sa pagkuha ng requirements? It takes months po bago po namin maayos lahat yung mga yan. So kung magsisimula na po yung face-to-face classes, dapat po ngayon pa lamang pinapayagan na po lahat na makabiyahe para po ilang milyon po ang maidadagdag na mga estudyante sa ngayon pa lamang po. Hirap na po ang taong bayan sa pagko-commute. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.